Hello guys, good afternoon, good day. This is me again, Jason, and welcome to my channel In Depth. At dito nga po tayo para pag-usapan na naman ang BAM Crypto. Okay, marami kasi guys ang nasuggest nga po sa atin na silipin nga po ulit ang BAM Crypto. At yun nga, kahit konting update lang po sa larong pong ito. At ang pinaka-major po nilang ginawa po ngayon is kinaasan na po nila yung withdrawal po natin. Hindi na po 10 Bitcoin po para po makawithdraw sa ating game po na to. Dahil yun nga, ang napapansin po natin, di ba nung nakaraan po, 10 Bitcoin lang po yung minimum. So ngayon po, 40 Bitcoin na po yung kailangan po natin before makawithdraw. Okay? So may advantage yun at disadvantage. Pero yun nga guys, maganda po ito, nagkakaroon po ng update yung game dahil ibig sabihin po, parang devoted at mayroon, may nag-i-effort po talaga yung dev para at least po hindi po masira yung economy po ng game. Dahil yun nga, ang nangyayari po kasi diba is madami po yung TP boys. So actually madaming galit sa TP boys. Pero yun nga, pera po nila yon at may karapatan naman po silang mag-withdraw. So, hindi natin sila kailangan diktahan. Pero, ang nangyayari po kasi sa TP ng TP nila, nauubos po agad yung reward pool. Tapos, bumababa po yung presyo ng ating Bitcoin. Tapos, at the same time po, madami po ang magiging transaction, marami ang naging transaction sa game at nagiging congested nga po yung pinaka-game. Yung mga parang maraming transaction na nagaganap. So, nagiging congested at nagkakaroon ng madaming error like naiipit yung Bitcoin, naiipot yung Hero. Kaya nga, di ba, nag-create sila ng separate nga po na form na kung saan dun ka magre-report ng nawala mong Bitcoin or nawala mong Hero. Okay? So, yun nga guys, dahil nga 40 Bitcoin na po ito, ang advantage po nito sa atin is, una, feeling ko lang po is tataas na po ng konti yung ating coin. Tapos yun nga, hindi na hindi po agad masisira yung economy dahil wala na mga TP boys, mababawasan yung TP boys. Pangalawa po, ang advantage po nito is hindi mababawasan po yung congestion nga po sa network. 'Di ba? Yun po kasi yung iniiwasan talaga natin na hindi maipit. Pero yun nga guys, marami pa din po ang naiipit pa din sa laro at may nababasa po ako sa Telegram po nila na marami pa din po yung hindi parang magkaka-error pa din po sila. Okay, ngayon ang disadvantage naman po nito is yung sa mga hero po na sa mga character po na may limang common lang dahil yun nga or mas yung mga rarity na hero nila is maliliit lang kasi ang mangyayari po doon dahil nga hirap na nga po sila makaipon ng 10 is mapupwera sa po sila na bumili po ng hero. Okay, so ang mangyayari po, dadagdagan po nila yung investment po nila para mapabilis po yung pagmina nila dito or pagsira ng mga chest. Okay? So good naman din po yon dahil dahil nga po sa initiative po na yon, bibili po sila ng coin at yun nga, pag bumili sila ng coin, magse-circulate na naman po yung ating pinaka game po, yung pinaka token. So at magiging maradagdag naman po yun sa reward pool na naman po. Okay? So yun po yung disadvantage po noon sa mga small investor. Tapos yun nga, ang suggested po kasi talaga dito na hero, kung ilan yung hero mo is almost 15. Pero yun nga, kung i-estimate nyo naman po, better po talaga na magkahit 10 Bitcoin per day po kayo. Kasi po ako, 10 Bitcoin per day po ako. Pero yun nga, dahil nga sa mga maintenance na medyo humihina po yung pag-farm ko dahil nai-stop din naman po yung aking ginagawa. Okay? So, yun lang. Tapos, ano pa ba? Okay, so ano pa ba? Siguro guys, ang masasuggest ko na lang po siguro dito is kung konti lang yung hero mo, like puro common ka pa, mint ka po ng mint po muna hanggang makakuha ka po ng isang rarity. Or kahit 15 common ka po muna at ikaw na po yung mag-estimate kung feeling mo kaya nyo po makaipon ng 40 Bitcoin within a week. Kasi po ang mangyayari po dito is better po na makaipon po tayo kaagad ng 40 at kung kaya nyo po mag-invest, go po, okay? Kasi nakikita ko po naman na nasa early stage pa lang naman po tayo ng larong pong ito at ginagawa naman po ng paraan ng dev at nagmo-move forward na po yung game. Okay, so guys, ano yung another suggestion ko lang po pala kasi, pag may nakikita po kayong ganito, ang ginagawa ko po kasi, dalawang batch po yung pag-mine ko. Una ko po, yung mga rare, high rarity ko po, sila po muna yung pinapabasag ko po dito. Kasi para ang mangyari po, mabasag po yung mga blocks po na hindi, para makapasok po yung mga normal, yung mga common. So yun pong ginagawa ko kasi may skill po tong rare, super rare ko po na tumatagos siya sa bomb, sa pinaka-block. So ito po yung una kong pinapa-atake. Tapos pag nabasag na po niya lahat, ang ginagawa ko po, pinapasulong ko na po yung aking common. Okay? So yun po yung una kong ginagawa. Ang pangalawa ko naman pong ginagawa,
Pag na medyo maliit na po yung chest, tas may mga remaining blocks pa po dito, pinapapahinga ko na po yung mga super rare. Tas ang ginagawa ko po, ang naglilinis na lang po ng mapa is yung mga common kasi sayang po yung energy po ng ating pinaka super rare, okay? Tas yun nga, ang isa ko pa pong napansin po dito, ang ginagawa ko po minsan is, ayan o, tingnan nyo guys, pinapasira ko kasi sa kanila yung mga blocks para pwede silang umikot. Kung ano, kung kaya nilang umikot. Yan. Kasi yun yung, sila kasi yung high damage dealer. Tapos kung mga common ka, at least umiikot sila kaagad. Unlike yung isang daan lang, tapos iikot siya, hahanap siya ng pwedeng bombahan. At least po kung dito, kung ito masira, tapos ito masira, or ito, at least po makakaikot yung mga common ko. Yun po yung una kong ginagawa. Okay? So, another suggestion nilang din po pala, ang ginagawa ko pala guys is in-upgrade ko yung mga hero na feeling ko meron may potential po. Like for example, ito in-upgrade ko siya dahil nga meron siyang chance na hindi mag-lose ng mana. Same with dito po sa ating super rare, in-upgrade ko siya kasi may battery. So ang in-upgrade ko guys, ang pinangsunog ko pong character is yung mga maliit po talagang NFT kasi syempre so wala naman po silang actually damage masyado sa pinaka chest. So yun po yung ginawa ko. Okay? So yun lang guys, sana may na-share po ako sa inyo. At yun nga, gagawin po natin, pipili po tayo ngayon ng ating pag-giveaway sa ating RO Slayer. Ay sisingit ko po yung pinaka content dito po sa game po na to. Yun lang guys, sana may na-share po ako dito sa Bam Crypto. At yun nga, ilagay nyo na lang po yung comment nyo sa baba kung happy kayo or sad, or kung ano yung opinion nyo po dito sa pagtaas po ng pag-claim nga po ng Bitcoin. Okay? Yun lang guys, salamat. Bye-bye! Okay, so hello guys. Andito na po tayo para piliin nga po yung mga nanalo sa ating pag-giveaway po ng RO Slayer. Pipili po tayo ng dalawa sa video na to at tatlo po naman po sa isa. Okay, so yun nga guys, 500 tokens po ito at marirelease po investing period din. So ang marireceive nyo lang po muna is 20% po ng token allocated sa atin. Okay, so yun nga, ang una pong nanalo ng ating pinaka-giveaway ay si Rome Amsterdam. Okay, so yun nga guys, ang gagawin nyo lang po is message lang po ako sa YouTube or doon po sa ating Facebook channel para po mabigay nyo po sa akin yung email address nyo po at ng wallet nyo po. Okay, so yun nga. Piliin po natin yung pangalawa. Ang pangalawa naman pong nanalo ay si Chin Libao. Okay? So, yun nga guys. Congratulations Chin Libao and Rome Amsterdam. Message ko lang po ako sa pinaka-Facebook nga po para po masabi niyo po sa akin yung pinaka-wallet niyo po at ng pinaka-address niyo po. Okay? So, yun nga. Okay, so dumako naman po tayo guys sa pangalawa namang video. Kukuha naman po tayo dito ng tatlo. At yun nga, nasetup na din po natin yung ating comment picker. At yung mananalo po ng ating una ay si Trisha Isabel Catley. At yun nga, congratulations po sa inyo. At nanalo po kayo ng 500 tokens which is madidistribute na po in 20%. Tapos ang pangalawa naman pong nanalo ay si KC08. Okay, Puring. Okay, so yun po, congratulations din po guys. At ang pinakahuli naman pong nanalo ay si Jones. Okay. So guys, thank you so much po sa thank you po so much guys sa pag-support po sa ating channel. At yun nga, message na lang po ako sa Facebook at sa Messenger para po mabigay niyo po sa akin yung pinaka-wallet niyo po at ng email dahil kukontakin po kayo directly po ng RO Slayer. Okay? Yun lang guys. Salamat at sana may na-share po ako sa inyo. Salamat. Bye-bye.